Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Dahil 10 years anniversary namin ang aking hobby. Yes, 10 years. Oh my God. Paano ako nakasubribes ng ganong katagal? Charot. Kaya nandito tayo ngayon sa Subic Bay ng Zambales. Ito yung ating view. Ito yung room namin. So, mamaya papakita ko sa inyo dyan. Magro-room tour tayo. But anyway, ito muna yung papakita ko sa inyong room. Kasi meron kaming neighbor room na naka-open. So ito muna yung papakita ko sa inyo. Actually, same lang din naman siya ng laki. Ang tawag daw dito sa second floor kasi tayo eh, para nasa taas. Meron sila kasi second floor at meron din silang room doon sa baba at meron din sila dito. So, iba-iba ang kanilang price ng room. Nandito pala tayo ngayon sa Blue Rock Subic Bay Hotel. So, ang ganda dito kasi ito yung view. O, diba? Kahit hindi kagandahan ang mga room nila dito. Well, anyway, super basic lang naman. Which anyway, papakita ko sa inyo. Pero, ang view is the best. So, magigreeting lang sa inyo ang aking husband. 10 years marriage of his life. Kaya nandito tayo. Well, anyway, mag-umpisa na tayong mag-room tour dito sa aming neighbor. Neighbor lang ha. Kasi siguro, malis na yung guest dito. So, hindi pa nagki-cleaning. So, papakita ko muna sa inyo yung room nila dito. Okay natin. Pero dito yung room namin. Ito yung room nila. Dito. Hindi nakatingin. So, ito lang. Super basic lang. O, pero ang kagandahan kasi dito is yung... Ayan, ang iyong view. O, diba? Ang ganda ng view. Ayan yung beach. Tapos ayan, pwede kang maligo. Pwede kang maligo-ligo dyan. Tapos meron, yung sinasabi ko sa inyo kanina na exclusive room na tinatawag nila dito sa baba. Mas prepare ko dyan. Kasi nasa gilid siya. Tsaka rinig na rinig mo yung alo ng dagat. Well, anyway, ito. Super basic lang. Meron sila dito mini ref. And meron din sila dito table for family. And meron din sila dito chair. So, ito siguro is may kasama siyang bed. Mattress to na pwede nyong ilatag din dito. So, siguro dito, ito yung family room. At meron siyang ganyan. May concrete na side table. Oh, yeah. Parang siyang concrete talaga. Hindi siya namamove. Hindi katulad dun sa room namin. Pero ano ito, parang queen size bed lang. Tsaka may ganyan, may konting cabinet, syempre may aircon din. At tignan na rin natin itong toilet. Yung toilet nila, medyo malaki. So, very basic. Mas maganda itong room na to kaysa dun sa amin. Tapos may TV din dito. And another one, may fan. So, may ganyan, may painting. So, ito, siguro ito medyo mahal dun sa room namin kasi wala kaming table. Ang pagkakaiba lang is walang table, wala kaming ganito. Wala kaming ganyan. Siguro ito yung family room. So, ayan. Ang may bitana dito, pero ang pangit ng view. Sa pinakagilid na kasi ito. So, ito yung big window nila sa harap. Yan yung maganda yung view. So, ito naman. So, ito yung pinaka second floor. At syempre, ipapakita ko rin yung room na binook namin ng 2 nights. So, ito yung room 29. Ito yung room 30 na tinignan natin kanina. So, ipapasok ko kayo dito. Ito yung ramen. Super basic lang din, katulad doon sa kabila. Ang pagkakaiba nga lang, doon, wala kaming table. So, table and extra bed. So, ito yung may ganito. May big window din, which is ang overlooking is doon din. So, ando na si daddy. Inaantay ako kasi magbe-breakfast kami. Well, anyway, quick tour ko lang kayo dito. So, ito yung pinaka-room nila. Ang tawag dito is superior overlooking sa sea. Superior sea side ang view niya. So, ganito lang. Super basic. Ganito yung toilet nila. Medyo malaki din. May shower, may hot water. And then, may cabinet dito. And then, queen size bed. Yun yung sabi ko sa inyo kanina, yung difference na may table
At saka mayroon silang upuan o may folding na nahigaan. Kasi ito, bale ito, wala itong kasama. So kung mag meron ka kasamang kids, ano to, 500 a night. So may ekstrang bayad yun siya, guys. Kaya I suggest kung meron kayong ganito na folding na bed, pwede nyo rin dalhin, kasi meron nga ako, nakalimutan ko lang dalhin, parang hindi na kayo magbayad ng 500 for nights. Pwede naman yun kung may sasakyan kayo. At ang gustong-gusto ko talaga doon sa yung isa, is yung executive room, which is nga, ito yung pakita ko sa inyo yung executive room nila, na ito. Ayan, dito. Kasi maganda yung view niya. Tsaka nasa pinakagilid siya. Corner siya. Tapos medyo malaki yata yung room. So, ayun na nga. Si Daddy kasi nagmamadali. So, ito bababa na tayo kasi magbe-breakfast nga kami. Pero hindi dito sa resort na to. Kasi maraming tao ngayon, guys, sa umaga. Ewan ko ba kung bakit ang daming tao. Maraming mga police kanina. Para may operation sila. Hindi naman operation na nanguhuli. Pero parang operation linis, kasi ang dami ko kasi nakita kaninang mga naglilinis ng mga, may mga dalang sa ako. Well, anyway, ito yung sinasabi ko sa inyo, standard room. Yan, na ang overlooking niya is dito sa bar. Hello po! Hello! Ayun, ang daming tao dito. Mga sila. Well, anyway, maglalakad tayo sa beach. At si Kuya yung nag-vendors na lagi namin pinapadaan. O, say hello ka sa aking vlog. Sabi mo gusto kang we had to be my hello, vlog. Hello, shoutouts mga lods. Nandito sila ma'am sa Subic Bay again. Subic Zambales. Ito yung si Kuya, ito yung pinibilahan namin ng souvenir para sa mga bata. Yung mga kwintas-wintas. Ayan. Ano, marami ka bang ano ngayon? Mga benta. Lang, ma'am. Wala pa ma'am. Kakalaan lang kasi maaga pa lang. Maaga pero pa. Usually nagkakamagkano ka pag maghapon? Pagka weekend po ma'am, minsan abot din po ng 1,000. Pero pagka weekdays, kadalasan po wala. Wala din. Depende sa pagka maraming mga turista, no? That's right. So anyway, magbe-breakfast kami good sa to Treasure see you, ma'am. Island. Ayan si Kuya. So ayun na nga, meron tayong update dito sa mga prices. Ayan, kasi nakipag-chika-chika ako dito sa yun sa harapan ba. Alam mo naman, chika-chika-chika-dora ako. Tsaka chismosa. Kaya i-update ko lang sa inyo yung mga prices dito kasi meron siyang binigay sa akin ng mga price na update. So, syempre, i-share ko din sa inyo. But anyway, nandito kasi ako sa kami. Kinuha lang ako. And then from doon, i-share ko sa inyo kung saan ang entrance nila. So, ito yung entrance. Parang entrance. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan ang Blue Rock Hotel na pinaka-entrance niya. Dito yung kalsada niya. So, pagpasok mo dito, ganyan siya. So, meron sila dito. Front desk, meron silang daily shuttle to Angeles. Ayan. Say hello ka muna sa aking vlog. So, ayan, ang Blue Rock Hotel. Ang ganda. Front desk. Taga-ano-ano lang ako ah. So, ano, outside drinks daw. Sa mga ano to? Sa mga check-in daw ng food. Yes. Pero sa daily, pwede. Oh, pwede daw magdala ng food. Well, anyway, ito ko lang kayo. Okay po. So, ayan. So, ayun, nakipag-chika ako doon. Mga prices. Ito yung bar nila dito. So, binigay niya ako ng ano, ng mga tips, mga ganon. So, ito yung bar nila dito. Busy-busy ngayon kasi weekend, guys. At syempre, ito si Zari yung mag-order. At ito yung kanilang swimming pool. Medyo maliit lang yung swimming pool nila dito. At ito yung swimming pool. Dito, mababaw. Dito, sa bandang dito, malalim. Kasi parang may nag-aano dito eh, na kapractice pag nag-diving sila. So, medyo maliit lang yung kanilang swimming pool. Yung banda. Punong-puno yan kanina. So, anyway, ikot-ikot ko muna kayo dito sa baba. Tapos, sasabihin ko sa inyo yung mga presyo na in-update sa akin nila ate. So, ito meron din dito. Ayan, may mga room din dyan. Ang ano naman niya, ang kanyang view ay dito lang din sa front, ano din, seaside view din, tsaka sa bar. Pero nasa baba siya kasi meron din dito. Sa taas. So, ito yung kabuuhan ng kanilang Blue Rock Hotel. And then yung sa taas, ito yung dun kami nag-stay sa Superior
superior room sea view. Ito. Ito naman, meron din dito. Marami silang room actually. Itong hotel na to, hindi naman siya 5-star hotel na ganung kaganda. Medyo luma lang din. Pero kasi, we love, mas maggusto namin dito kasi ang hanap namin is yung view. Kasi super lapit mo sa ano, super lapit mo sa dagat. So, naririnig mo yung wave ng dagat while nandun ka sa bedroom. Yun yung gustong-gusto ng asawa ko. So, from dito sa executive beachfront, ayan, beachfront yan siya. Ito yung room ng executive beachfront. Meron siyang lipahat doon. Yan naman is available for daily guests. Daily guests, it means pwede kayong magdala ng food from outside at mag-cook kayo dito. Overnight siya, 6 a.m. to 6 p.m. yung daily. Pero may iba rin yung prices ng kung mag-overnight kayo. So, ito naman, yung nipahat, may nipahat sila dito. Pero may minimum din yung kanilang prices. Yung prices ng nipahat, nag-range siya ng mga 2,000 to 3,000. Depends kung gaano kalaki ng nipahat. Maximum din siya kasi meron din sinasabi siya na 7 person lang at medium and small and large. Yung mga nipahat na ganito, pang daily siya. Ito, ganyan. So, meron silang lima na nipahat. That's for the daily guests. So, yun na nga. Based dito sa aking listahan, ang room nila is nag-range ng 2,500 hanggang 4,900 ang mga room nila dito. Iba-iba siya. Mamimili kayo kung ano yung bed nyo. Meron silang standard which is 2,700, which is nandoon sa baba, yung parang pinaka-standard nga lang. And then meron din silang tinatawag na beachfront and deluxe beach and superior beach. Ang dami, diba? Junior suite. Parang yun sa akin yung pinakita namin. Ang tawag doon is superior beachfront, which is ang price nila dito is 3,950. Ito siguro yung parang pag walk-in ka. Kasi, kaya kami makakamura din kayo kapag nagbubook kayo ng early at gagamit kayo ng apps na Agoda, yun makakamura kayo doon. Kasi minsan nagsisale sila ng, na meron sila mga discount or may mga promo sila. Doon talaga kayo makakapag-save. Tapos, dito kasi, pagka tumawag ka through call, tapos nagpa-booking ka right away, yun yung mga price nila na binibigay na ganito. Kaya, I suggest na mag-book kayo ng early at mag-book kayo sa agoda.com para sa early payment kasi yon. Pero, ano naman, pwede ninyo naman i-cancel anytime. At ito yung kanilang restaurant dito. Medyo, ang dami ang tao, nakainahiya ako nagbalik. Anyway, magbabalik pa rin tayo. So, tanghaling tapat ngayon guys, 2 p.m. Kaya ito, paikot-ikot lang ako. Hayaan mo sila magtinginan, why not, diba? Tapos, meron dito, i-share ko rin sa inyo itong mga Jexy, banana boat, and sofa board wagon. Ayan, meron din sila dito. Pag sa Jessky naman, nagtanong na ako dito, meron silang sinasabing 2,000 for 30 minutes yung Jessky nila. At saka yung banana boat nila dito is 250 per person. Pero meron kang pipili ka ng animan or 12 kayo. Pero kailangan mapuno yun. Kung gusto mo ng fry bait, pwede mong ibayaran yung buong ganun. Na 250 for each. So, ayun yung kanila. Adventure and activities. Nag-vlog lang ako, kuya. So, ayun, meron. Pagka gusto mo naman 1 hour daw, yung jet ski is 4,000. Pero, super init ngayon. I'm not sure kung mag-jet ski kami. Kasi, si Alpi, kasi tatlo lang kami. So, anyway. Pupunta na tayo sa food. So that's the food that we're talking about, right? Oh. Or no? No rice? No rice. Oh, okay. Just
cutlery, please. So, ito yung food natin. Oh, looks yummy. So, wala raw rice. Diet ang peg. So, may french fries lang yung chicken. And there's, I love the gravy here. Ayun, may tahong. Why is the lemon? You have to squish the lemon. So, the chicken looks yummy. So, kakain muna tayo ng lunch. So, okay. Let's talk about the food here. And ito kanilang menu, guys. Super laki ng kanilang menu. Marami kang mga choices dito. May iba't ibang mga pagkain na makikita nyo. Meron siyang, of course, yung mga seafood and then mga special na ino-order nyo. But anyway, kung kayo ay Filipino-based, ito, recommended ko dito yung mga pagkain na. Yung mga pang more on mga Filipino food ang taste dito ha. Pero kung kayo ay American or yung asawa mo is European food, I recommend not kasi hindi siya masyado pang American or European food. More on Filipino food siya. Kasi yung sa husband ko, ayaw niya. Actually, ayaw niya. Yung parang yung taste ba niya kasi iba. Tapos parang ang napansin ko lang dito, more on yung mga food nila dito, more on mga seasoning, tsaka mga medyo super maalat, yung mga ganun. Kasi ganun gusto yung natin, di ba, mailasa. But anyway, yun lang ang aking opinion dito sa kanilang menu at sa kanilang food. But anyway, yung iba naman masarap. Tsaka meron din silang children menu. And then the chicken was nice. Umorder kami kanina. This is only for lunch. Okay naman yung chicken. Deep fried chicken. And then yung muscle. Yung ang na-expect kasi ni Scott yung malalaking muscle na with baked cheese. Pero parang normal lang na muscle na niluluto ko. Anyway, hindi siya satisfied doon. Pero kung sa atin kasi may soup na may mga ginger, mga ganun, okay yun sa atin. Kaya, anyway, yun nga ang mga food. Kaya kung Pinoy ka, nandito ka mag-check-in, go! Pero pagka European, dito kasi dito ako sa Blue Rock, medyo super super busy. Okay, bye for now and see you for our next vlog-vlogan! Bye-bye! Magdi-dinner out na kasi tayo at paggabi na rin. So, see ya! Thank you for watching! Bye!